Yon, magandang araw sa inyong lahat. At ayan, mga Marites, Lusob. Ayos ba yun? So ito, mag-uusapan natin yung mainit na tagbo dito sa Twitter. Okay, so ganito kasi nangyari. Si Bryson, medyo tumatalon na. Manong tumatalon? Hindi na siya Axie-Maxie. Kumbaga, hindi na siya all-in. Axie Infinity, nagkakaroon na siya ng naglilin na siya towards Pegaxie. And walang masama doon. Okay, walang masama doon. Anything that can make you money na hindi illegal, pwede yan. Ayan. And mamaya may mga side commentary pa tayo about this. Pero tutok muna tayo sa issue. Okay, sabi kasi ni Bryson na parang ang liligtas sa bear market ay si Pegaxie. Kasi nga, konti lang yung pega, tapos maraming gustong maglaro. Tapos, may mga burn mechanics ni Pegaxie na sasatisfy yung current situation or yung current number of players. At yun nga, kinukulang pa nga minsan, kaya umaangat si Viz. Okay? Kaso, eto na, si Sayori. Andrew Campbell is Sayori. Ayan, alam natin kung sino siya. Part siya ng Axie Infinity. Siya ay nag-handle ng esports. Pero grabe yung comment niya. O, nasabi niya, play. Ayan. Sabi niya, I have nothing against Pegaxie, pero, but I struggle to classify it as a game until there are actual game mechanics released. Right now, it's basically just a skill-less casino skinned with horses and generous returns. Grabe, ano sakit. Kasi, syempre, as part of the devs, ito, I understand Corey Wilton dito, mamaya, basahin na, tignan natin, reply muna ni Corey Wilton. Sabi niya, huwag tayong malito, let's not get things confused here. Playing in P2E games is more than the game. If not, 90% of your beagles don't even play Axie. The scholars do. The game is building a guild, breeding, strategy, finding profit, flipping, and whatever else. Game is very broad. Tapos sabi pa niya dito, Axie has 3 years on Pegaxie. Let's stick in our own lane, and if we have nothing positive to say, let's just keep our mouth shut. Why compare Pegaxie and Axie? There shouldn't be. We are a startup, you're valued at multi-billions. Ayan, hindi naman kinumpara ni ni Andrew Campbell talaga or ni Sayori yung Axie at Pegaxie. Kaya lang medyo hurtful na sabihin mo na hindi ka naman talaga laro. Kumbaga, syempre Pegaxie team takes pride sa ginagawa nila kasi right now they are helping people to earn. Kasi nga sa game nila play to earn, 'di ba? Pegaxie is giving substantially greater returns than Axie Infinity ngayon. Eh syempre, to call it not a game na tignan nyo sinabi, medyo masakit yung mga sinasabi na skill-less casino, kumbaga sugal, skinned with horses, na kumbaga wala naman talaga yan, and generous returns. Well, I agree with all this. Kaya lang, he could have coined this or praise this as hindi ganyan ka-offensive. Diba? Sinabi mong skill-less casino, tapos skinned with horses. So, it's a very accurate description actually. Pero, mali. Kasi alam mong part ka ng isang NFT game as NFT game din. Or P2E game ka din. So, mali. Nasabihin mo to na inatake mo yung game na nagpe-perform ng maayos, 'di ba? Actually si Corey Wilton, I commend this guy gusto ko yung ginagawa ni Corey Wilton. The way he handles his social media, the way he handles customer relations, sobrang on point, sobrang solid, sobrang ang dali kausap ni Corey Wilton. Maintindihan mo siya, parang lumilevel siya sa roots na mga players. Ganun siya pag kinausap mo siya sa Twitter. Kaya lang, ayun nga, inatake kasi. Again, hindi talaga masisisi si Corey Wilton na mag-react. Kailangan niya i-defend yung kanyang sarili. Tapos ito yung sinasabi ni Sayori,
Ayan, nakakalimutan yata ni Sayori na this is basically ano, how you would describe Axie Infinity nung nag-uumpisa din. Okay, paano? Bakit? Ba't mo nasabi yun, Hunter? Well, wala ding gameplay ang Axie dati, or walang game, or walang skill na required si Axie Infinity before. Bakit? Ito siya dati. Ayan, papiplay natin, guys. Ito, Battle Lab ito. Ito yung ano, game ni Axie Infinity before. Panoorin natin, ayan. Wala ring skill, auto battler. Mga automatic din yung mga laban. Alang. Ayan, so activate bonus experience. So ito, ito na. Ito na yung ano. Ayan, watch results na agad. Ito yung kalaban mo, nakita mo yung kalaban mo. Ito, ito. Then watch result na agad. Ayan. Fast forward lang natin. At ayun. Diyan lang ah. Ayan, automatic lang yan. Walang ginagawa yung player dyan na hindi nagdodraw ng card. Nakita nyo, automatic, kusang gumagalaw. Ayan, ano lang, result na lang may kita mo, kumbaga. Ayan. Ah, grabe yung bawas, ah. Pauno-uno, ah. 16. Pero yun, ano, basic itsura ni Axie, lumilipad, yun na talaga siya. Critical sa ace. Kakaiba yung mga damage, ano, 12. Ang hina ng HP, oh, 48 lang, guys. Ayan, 37, 52, ganyan. Ang bababa ng HP. Pero yun na nga, di ba? Piniplay na lang. Gusto makita na naglalaban yung mga Axie mo, wala, ipiplay mo na lang. Wala siyang pinagkaiba sa ano, ano ba? Yung mga game na makita mo lang tapos na yung laban. Mga idle games nga. Na MOBA. Yung, ay, hindi MOBA, mobile games na idle, auto battler yan. Ganun nga, ganun siya yung i-describe. So, ayun, ganun, ganito ang laro ng Axie Infinity. Ayun, nag-last stand po. Wah, kunat ah. Ayaw mamatay, naka-last stand na. Ngayari sa'yo. Ayun, so, ganun lang ang laban. Tapos summary na lang. Okay. Ayan. So, ganun na ano. Ganun na Axie Infinity. Bakit parang nagkalimutan? Di ba? Again, I agree with everything na sinabi ni Sayori. Wala pang talagang gameplay. Pero hindi mo siya pwedeng sabihin na hindi siya game. Kasi may mga idle games tayo eh. Di ba? And, gaya ng sinasabi ko, no? Yung mga idle games na yan ay necessary. Or parang, yan na yung meta. Or part na ng ano, part na ng mga staple sa mobile games, sa online games. Part na yan, yung mga yung pwede kang mag-idle or yung pwede kang mag-AFK tapos may progress ka pa rin. Diba? Ano talaga yan? Staple na talaga yan sa mga laro. Kaya, again, hindi mo pwedeng i-discount na hindi yan game. Okay, so ano ba nangyayari talaga dito? What's the real score here? Bakit nag-react si Andrew Campbell or si Sayori ng ganito? Well, kasi makita mo ba naman na itong top ano mo, top endorser mo ng Axie Infinity ay puro Pegaxie na yung post. Which is not bad, 'di ba? Again, nothing against Bryson. Okay lang ako sa ginagawa niya. Tama yung ginagawa niya para sa mga scholars niya. Kung kumikita si Pegaxie, why not, 'di ba? Why not? Okay lang 'yun. So walang masama doon. Ang ano dito, bakit mo inaatake? Ba't inaatake nila? Pero again, ang punot dulo or isa sa mga factor kung bakit ganyan, Axie is being ano, is feeling threatened na may umangat na, na matanggal na sila sa trono. Kasi right now, yes, they are still the top dog. Sila yung pinakamaraming fundings, pero hanggang kailan? Okay, hanggang kailan? Pwede sila ma-overtaken ng ano, ng Pegaxie or ng any other game na makakapagano, makakapagbigay ng higher yield, stable economy. Napakadali nilang i-overtake. And this is ano, this is the start, no, na itong si Bryson na top ano mo, na isa sa mga influencers na todo ang ano, todo ang suporta sa iyo ay tumitingin na rin sa kaliwat kanan para maghanap ng ibang laro para sa mga scholars niya. Ay, yun talaga, matitreaten ka talaga. Diba?
Again, kudos kay Bryson. Gusto ko yung strategy niya. Tama yan. Kung yung mga scorers mo ay kikita sa Pegaxi, why not? 'Di ba? Yun kasi naumpisahan din ng Axie Infinity eh. 'Di ba? Tayo nagkakaroon yung lalo na 'tong mga 'to, ang dami na nilang scholars. Syempre may sense of ano ka na niyan. May sense of responsibility ka na niyan kasi parang mga empleyado mo na 'yan na okay, itong empleyado ko wala nang kinikita. Paano 'to? Kawawa or hindi mo kawawa. Kumbaga, ang usapan namin kumbaga, parang responsibility ko na siya, napakitain siya in other means. Kung kulang na yung Axie, responsibilidad ko na na mag-isip ng ibang way para kumita rin ito. Parang ganoon, may mga ganong na sense of responsibility as a manager na rin. Siguro ganoon yung nararamdaman ni Bryson. And yan, I commend him, no? At walang masama sa ginagawa niya. Again, paulit-ulit tayong sasabihin, there's nothing wrong with what Bryson doing. Ayun. Napa-English tayo, baka si marinig, baka mapanood niya para alam niya rin. Kampi tayo sa kanya. Yan. So, pero again, kayo, ano tingin niyo sa dito sa nangyayari na to? Axie number 2, Pegaxie number 1, or nag-a-agree kayo sa sinabi ni Sayori na walang game, hindi game. Grabe kasi yung sinabi niya. Sinabi niya, skinless casino, skinned horses. Grabe yung yung sinabi niya. So, kung nag-a-agree kayo doon, please, sabihin niyo sa comment section kung ang tingin niyo. Ayan, magkwentuhan tayo dyan. Mga Marites, labas, lusob. So, yun guys, maraming salamat. See you on the next video.